Good morning. Good morning, good morning, good morning. So sa mga kapatid nating Muslim, no? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So first day ng Ramadan dito. So yun nga, no? Napag-usapan na natin yung or napabigay na natin yung ating pre-ebook, pre-personal accident insurance, at saka napasadahan na rin natin yung ating increasing cash flow at yung healthcare. So ngayon naman, yung pag-uusapan natin yung life insurance. Marami kasi dito, no, ini-ignore yung pagdating sa life insurance. Kasi sinasabi, hindi ko pa naman kailangan yan dahil bata pa ako. Tsaka hindi pa naman ako mamamatay. So yung mga ganun, di ba? So hindi mo naman kailangan mamatay, no? Dahil ang tinuturo nga namin, kahandaan, yung paghahanda para sa kinabukasan ng pamilya mo. So wala naman sigurong gustong mamatay. Lahat gusto mabuhay. Kaso nga lang, di ba, yung life insurance, pag sinabing life insurance, habang sana productive ka pa at saka kumikita ka pa, malakas ka pa, at preserve mo na yan para sa pamilya mo. So yun dapat ang ginagawa natin, di ba? Kasi life insurance, may dalawang what if sa buhay. So number one, yung what if you die too soon. So sino yung magpapatuloy sa mga pangarap sa pamilya mo at pangarap ng mga anak mo? Sino yung magbabayad ng matrikula ng mga anak mo? Sino magbabayad ng mga bayarin mo? So yun ang isipin mo, especially kung halimbawa isa kang breadwinner ngayon, no? Tapos OFW ka, lahat sa iyo aasa. So guys, isipin natin. Pangalawa, what if, no, you live too long naman. So nabuhay ka nung 90 years, 100 years, di ba? So hindi natin nasasabi ang buhay. Halimbawa, ngayon nagtatrabaho ka, OFW, siyempre magre-retire ka, uuwi ka. Hindi ka naman habang buhay magtatrabaho ka. Kasi pagdating ng 60 years old mo, magre-retire ka na, magpo-forgood ka na, siyempre, di ba? So mabubuhay ka pa. Sabihin natin 90 years. 30 years ka pang, di ba? 30 years kang kakain. Tapos meron kang yan-dyan na yung mararamdaman mo, yung mga aray-aray sa katawan. Diyan lumalabas, eh. Di ba? Pagdating ng mga AIDS na ganyan. So paghandaan natin yung mga bagay na hindi natin alam, kasi nga ang buhay hindi naman talaga natin alam kailan tayo mamamaalam. So walang nakakaalam. So habang ngayon productive ka pa, malakas ka pa, so gawin natin, so aralin natin. Life insurance is the best way for income replacement para sa iyo, guys. So yun, kung halimbawa hindi ka pa nakaka-attend sa mga Zoom webinar namin, pwede kitang invite. It message mo lang ako para ma-guide kita at para maka-attend ka. So follow for more, and like and share mo na rin sa mga videos ko, para lahat ng mga videos ko mapanood mo, no? So interesting. Meron pa tayong pag-uusapan, meron pa tayong mga videos na i-upload dito. Ang susunod nating i-upload dito, yung ating pagmamanage sa utang. So abangan niyo po yan, guys, no? Pagdating sa life insurance, yan yung income replacement mo. So anong gusto mong iiwan sa pamilya mo? Utang o yaman? So
yun ang i-consider natin sa ating buhay.